Muli, isang magandang araw sa ating lahat. Kami ang bumubuo ng Office of the Undersecretary for Standards and Capacity Building na pinamumunuan ng aming butihing Undersecretary Denise Florence B. Bragas, ang siyang mangangasiwa at mangunguna sa pagtataas ng bandila para sa umagang ito. Ako ang inyong abang lingkod, Ginoong Ariel Joseph A. Batondo, bilang punong abala at ang mga sumusunod na kawani ng aming tanggapan ang siya namang mangunguna sa bawat bahagi ng ating palatuntunan sa umagang ito. Ginoong Edward Ong Chu Jr. para sa panalangin, binibining Eileen S. Natura para sa malayang pag-awit ng lupang hinirang, Ginoong Gary Gatot para pangunahan ang pagbigkas ng panunumpa ng katapatan sa Watawa, Ginoong Romulo Vince Cruz para sa panunumpa ng lingkod bayan, Ginoong Joko Rainson Floral para sa pagbigkas ng ating patakaran sa kalidad, binibining Eileen S. Natura para pangunahan ang pag-awit ng serbisyo sibil. Para sa ating panalangin, tayo po ay umuko at damhin ang presensya ng Poong May Kapal. Sabay-sabay po natin awitin ng ating pambansang awit. Ay tamal, katalo,
po natin ang ating isang mundong pagbayan. Palat ko ito sa pamamagitan ng pamamaraan. Sa buhay ko ang sanding pagbayang makabuo. Tao, makakalikasan at makabansa. Sa mga kamo ng mga bagong panahon, sa dihikain ng matapag, ginawa at panatag na buhay. Mga tungkulin at hangarin ko. May sabay po natin bigkasin ang ating patakaran sa kalidad. Kagawaran ng kagalingan at pagpapunglad panlipunan ay nangangakong sa nabuasang baybay sa mga program at servisyo. Alad na populasyon ay katarungan. Mekanismo at pamamaraan sa pag-aatid ng sawang maglilingkod ng mga integridad sa mga pamantayan ng etika para sa kasiyahan ng mga customer at ng servisyo sa pamamagitan at ng DSW ang mahalagang patas. Walang anumang anyo. Para sa huling lugto ng ating palatuntunan, sabay-sabay po nating awitin ang awit ng serbisyong siling. Para sa mahalagang mensahe mula sa ating butihing kalihim, tinatawagan ko po si Kalihim Erwin T. Tolfo para magbigay ng mensahe sa umagang ito. Maraming hello. Hello. Ayun.
Maraming maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Isang maulan na umaga. Dalawang bagay lamang po. Una, nais ko lamang po magpasalamatan ang lahat po kayo dito sa Central Office, sa mga region, sa mga probinsya, sa wala pong humpay at sawang pagsiservisyo sa mga kababayan ho natin. I have noticed since July, since I assume office, yes, may mga reklamo. Yes, may mga kasamahan tayo na hindi maganda ang trato sa mga kababayan natin. But I observed, despite the fact, despite all these complaints, karamihan ho sa atin ay talaga naman ho nagtatrabaho. And this was proven noong pong our educational assistance payout, yung mga kasamahan ho natin, ginagabi, 12 midnight, inaabot, madaling araw. And then, doon po sa mga disaster, yung mga nakita ko po doon sa Region 4A, yung iba natulog pa sa isla, nakitulog lang, doon sa pinantahan namin sa Humalig, na tinamaan ng karding, social worker natin. Wala naman tayong opisina doon, napakaliit na isla. But then again, nandoon ho siya, nakitulog na lamang yata doon sa bahay ng barangay captain, ganun din yung iba mga DSWD employees. So, nakikita ko ho na yung serbisyo naman ninyo ay kang talagang tunay po na despite the fact yung walang matulugan, I mean malayo sa pamilya, and the hazards, pag mga bagyo, nandoon po tayo. Maraming maraming salamat po at palakpakan po natin yung mga kasamahan po natin. Tayo po as a whole. Because we are there, we deliver whenever we are needed most. We are there to help when help is needed most. We give what is needed most during times of crisis. Tayo po yun. Kaya maraming maraming salamat po. Pangalawa po, heads up ko lamang po. Marami po tayo nakapila ng mga programa and we must do it. We must finish it. Isa po dyan ngayon, within the next few weeks, we are already coordinating with local government units. Yung mga street children, nariyan na naman po sila magpapasko. Nariyan po yung mga Badyaw, nariyan po yung mga Aita, nakababayan po natin. We need to rescue these people and bring them where they came from. Pero, ginagawa na po natin ito every year, year in, year out, pag magpapasko, ganun na raw yung procedure. Ang problema ho, binibigyan lang natin ang band-aid solution. Kailangan po natin talagang tugunan yung problema. Ang problema po, kaya sila bumababa dito yung mga indigenous natin, Badyaw, Aita, because of the fact na wala naman silang hanap buhay pag uwi nila sa Mindanao. Wala naman silang hanap buhay pag uwi nila sa Central Luzon o sa Zambales. We need to fix that. We need to give them something na pangkabuhayan po nila para hindi na po sila pabalik-balik dito. Meron ho silang makakain, meron silang trabaho ho doon. Pangalawa, kasama po riyan yung I have already coordinated with some LGU. Simula po ngayon, we will try as much as possible iparehistro po yung mga indigenous natin. Iparehistro po sa local civil registrar para meron po mga birth certificate yan. Libo-libo po yan, daang libo po na mga kababayan natin, na mga indigenous na wala pong birth certificate. Kaya hindi po nakakakuha ng benepisyo. Yung nakakakuha lamang ay yung mga may birth certificate. Pero yung wala, hindi po kasi nila alam ho yun eh. Kaya dapat to sa ating manggagaling yun. Pangalawa ho pa proyekto ngayon po, December Heads Up. May utos po ang Pangulong Marcos na bigyan ng tulong yung mga poorest of the poor na PWDs. Hahanapan ho natin yan ang pondo, but we must and should help these people, lalo pat magpapasko yung mga talagang poorest of the poor na persons with disability. Ayan po yung mga programa na gagawin natin. And pang-apat po, kakausapin ko ho ang Civil Service Commission kung po pwede po magbigay ng examen sa mga kasamahan ho natin sa offices po. Siguro after Christmas, magbigay po ng exam
Kasi napapansin at marami yung nagsabi sa akin, pag sa labas daw yung binibigay yung exam, medyo kinakabahan yung mga kasamahan natin. Ano po? Mababa po ang passing rate. Pero pag dito raw po ginawa sa office, eh mataas ang passing rate. Siguro nagkakaroon ng confidence. Sabi ko nga po doon sa civil service, siguro confident lang siya at nakikita niya yung surrounding niya, familiar siya, kaya malakas ang loob niya. Alright? But anyway, we will have exam, civil service, so be prepared. Yung mga gustong maging regular po dyan. And I will have a meeting with DBM, nadagdagan po yung pondo natin for regularization para unti-unti because ilang beses na po na humarap ako sa Kongreso and I am sure tatanungin na naman po yan sa confirmation hearing ko po by November, first week. Bakit ko konti ang regular ng DSWD of the almost 30,000 employees, 3,000 lang ang regular, karamihan COS na. We want to change that and this administration will really change that and will make sure na dadami po ang ating regular na mga empleyado. So be prepared, get ready, yung mga for regularization pero hindi maka-exam, hindi makapasa, review. Wala na ho tayo magagawa, nasa sa inyo na ho yung bola, so you have to review. You really have to work hard and strive because mahirap naman ho yun. Magre-retiro na lang kayo so many years, hindi pa ho kayo regular. I want you to, ika nga na when you retire, there's something that you will get some benefits. You will reap the rewards of your service to the people by becoming regulars, by receiving all these benefits. Ano po? Anyway, yun lamang po. Let's have a nice week ahead. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dito nagtatapos ang pagpupugay sa Watawat ngayong Lunes ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Malugod namin kayong inaanyayahan na dumalo sa araw ng Biyernes para naman sa pagbaba ng bandila. Sa ngalan po ng aming butihing Undersecretary Denise Florence B. Bragas at sa tanggapan namin na Office of the Undersecretary for Standards and Capacity Building, kami ay nag-iiwan ng isang magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat at mabuhay!